5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. What's up, mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas! Biyernes edition! Yan, magandang Friday morning po ulit sa ating lahat, mga titos and titas. Tito Richard Javier, number one sa ating Facebook. Tito Norbert, Norbert Perez and Tito Jeff Salagan, hello po sa inyo. Magandang araw. Huwag kalimutang i-LSS agad-agad itong ating tambayan. Like, share, and subscribe. At syempre, ang number one sa ating YouTube, Tito Azen and si Tita Rock. Hello po sa inyo. Magandang araw ng Friday, Tito Jonathan Bello, Tito Razel Gipoleo, si Tito Christian, nakatambay pa rin, saka si Tito Romel Borja. Ayan, excited na yata sila magpasilip. Idiretso na kaya natin si Tito Gilroy, nandito. Bobombahin niya ng like, nakatambay rito. Ayan, ha? Ang taga-bomba natin ng like. Sagurado, aapawan like ngayong araw na to, mga titos and titas. Kamusta ho kayo? Nakarelak-relak na ba? Si Bitcoin ay nagre-relak-relak din matapos malaglag. Sabi nga natin kahapon, alaus na eh. Wala na bang ilalabas na nakakatakot pa yan? Si Bitcoin po is trading now at 42,000 area. Matapos nating malaglag sa 45. Pero mukhang marami ang naka-abangers. Yan ha, mukhang marami nang naka-abang dito. Naka-ready na yung mga panalok nila ng balde. Yung iba yata parang nananalok na ngayon pa lang eh. Nagre-ready na eh. Naka-ready na sa panalok. Mga tito at titas, unahin muna natin bago natin silipin ang Bitcoin, Tito Sir Chip and Tito Cholo, ang ating sakalam sa Futures Casino. Tito Cholo, good morning po sa inyo. Tito JM from Malaysia, magandang araw din. Naka-live daw siya today si Tito JM. Hello po sa inyo, Tito JM ng Malaysia. Manhid na daw kay Bitcoin eh. Sabi ni Tito Chris Amala eh. Aha. Si Bitcoin talaga, susurprisin na lang tayo niyan. Kaya kailangan dito, mahaba talaga ang pasensya ninyo. Eh si Tito Sheik Erwin, sanay na sanay yan dahil kasabayan natin halos yan na nagbubudega below 20K. Diba? Wala na daw kwenta yung mga fad-fad na yan. Manhid na yun na. Ala na eh. O, kasi kung mga ganyan po, dapat yan. Mas softer yung, para sa akin lang ha, mas softer yung bagsakan ng Bitcoin ngayon compared nung May. Diba? Nung May kasi talagang nagkakagulat. Anong kaliwat ka na ng fad nun? Eto ngayon, parang wala na ba ibababa? Yun ang tanong naman. Ng mga tambay eh. Tita Nicole Aquino eh. Diba? Yun na, wala na ba ibababa ito? Nasanay na, naging manhid na nga. Isa lang po ang ibig sabihin din yan ha, mga titos and titas, na po pwede, no, na nanyanyari sa ating, sa market natin sa Bitcoin. Ano po ibig sabihin nun? Ano? Ay maaari po na yung mga players na bago, okay, eh mas kokonti na lang, yun ang isa. Okay. Compared nung May. Okay? Mas konti ang new players ngayon. Or okay, yung mga new players na mas mga bubabata pa kay Tito, yung mga millennials, eh kahapon nga balita natin, karamihan daw ng player mga millennials, no. Wala po sa Bitcoin. Nasaan sila ngayon? Eh tara, hanapin natin. Sumama kayo kay Tito. Hanapin nga natin yung mga yan. Malamang po itong mga bagong players, no? Sa space, wala doon sa mga big caps. Bagkos nandun sa mga small caps.
Okay? Yung iba, nasa mga play to earn. Kung ano-ano mang mga to earn na yan, no, mga titos and titas. Yung iba nagpapalagumpetot, ika nga, no? Dahil nga nagsimula sila dito, kukonti yung puhunan, and sinasabi rin, iniisip nila, ang mahal na ng Bitcoin eh. So nag-aral, lalo na yung mga magagaling sa Discord at Telegram, magagaling magsaliksik. No? Yung iba doon naghahanap nung mga bagong P2E, mga play to earn, or yung mga small caps na, yung iba nasa NFT market. Oh, surprisingly, NFT ang binibili. Nag-i-speculate, no? So they are speculating doon sa small coins. Yan ho ang dalawang tinitignan natin, ha? Either nandun itong mga bagong players, wala sa Bitcoin. Ang mga pumapasok ngayon dito sa mga big caps, sa Bitcoin, the likes of Ethereum, Matic, no? Solana, Avax, Luna, VeChain, Cardano, yung mga known na, no? Most likely, mga insti na yan. Unti-unti na po sila nagbubudegs. Kaya ayaw nilang paliparin dahil hindi pa daw kumpleto. Tito Juna, Sheila, Obano. Down na daw ng 1K USDT, masaya pa rin. Eh, dito lang sa tambayan yan. Tito Egay, di ba? Eh, ayos naman ang ating bakasyon. Ilang araw din tayo nakapag inat-inat at nakasilip. Tito Egay, ha? Shocking, Tito, going hard to Siam na bansa. Band si Crypto. Going hard to Siam na daw na bansa. Eh, ilang pa ba country na natitira? Alam nyo, lilipat lang ho yan. Sa totoo lang, ha? Ang dami na hong nag-ban sa Bitcoin even before, no, noong prior bull market, no? Dami na niyan. Lipat-lipat lang naman po 'yan eh. Ang isa sa mga siguro alarming, no, doon tayo maa-alarm, para sa akin lang, ha. Kapag ka ang nag-ban sa Bitcoin, eh yung Amerika, sinabi nila, "Oh, hindi na namin tatanggapin yung Bitcoin." Yeah, anything na related sa crypto, wow, bawal na rito. Magsilayas na kayo rito sa Amerika. Diba? Pagka yun ang narinig natin, yun ang alarming for me. Okay? Kasi malaking market ng crypto nasa US eh. Okay? Pero yung mga ibang countries, for example, sa China, yan na lang. Last, yan yung pinaka matinding FUD nung paga May, June, July eh. Diba? Binan ng China ang crypto. O saan napunta ngayon yung mga nagmimina? O, diba? And then, naglipatan lang doon sa mga bansa na pwede sila. At yung iba, nando, nagtatago sa gilid-gilid sa gilid-gilid sa China. Nagtatago ngayon. Diba? Pero they cannot ban it because internet ho yan eh. Diba? Hindi you cannot do a total ban sa something na nasa space. Okay, so yun po yan. Yan ang take natin. Ha? But we could be wrong. Again, we could be wrong. Ang trigger lang dyan, Tita LS, Tita Lima Shera, kung sakali man, si US, sinabi niya, tapos-tapos na tayo, alaus na talaga yan, kalokohan niya ang ginagawa ninyo, dito pa rin tayo sa dollar, yun, siguro yun ang alarming. Pero kung hindi ho, lilipat at lilipat lang, baka mapunta ng El Salvador lahat, kasi may mga country na mag-a-accept eh, diba? Ayos ba, Tito Ail Habilan? Goal is to accumulate more BTC, kaya salok na. Ayan, ayan ang sabi ni Tito Ail. Dito nyo na ilipat sa Pilipinas yung Bitcoin, daming matutuwa dyan. Hindi, mahal ng kuryente rito. Ang hirap magmina ng Bitcoin, ang mahal kasi ng kuryente. Kaya, Tita Jaisas, alam mo na yung minimina natin, ha? Dito yung minimina natin, alin yung yan. Diba? Pagka Bitcoin kasi ang minina mo, ang mahal ng GPU, ang mahal ng kuryente rito. Dito na tak. Yan na lang ang miminahin muna natin. Diba? So kaya, alam nyo po yung mga play to earn na yan. The likes of Axie, Pegasi, ano pa ba yung mga sikat na nandyan? Yung Titan Arena. Diba? Yung mga meron na, ha? Tas may network na. These are similar to mining eh. Sa mining kasi, nag-uubos tayo, nagsusunog tayo, Tito Gabriel Marksman and Tito Jose Pino Limon. Nagsusunog tayo ng computing power. Nagsusunog tayo ng electricity. Yan. Yung GPU natin, pinagagana natin sa Bitcoin mining. To earn, diba? In exchange for Satoshis. Okay, or Bitcoin.
Pero itong mga play to earn po na to, this is also similar, diba, sa mining, no? Pero ito, pinagpapalit natin ang alin. Okay, yung time natin sa paglalaro. Tulad ng Axie, diba? Yung skill natin sa paglalaro, yung effort natin sa paglalaro, yun ang pinagpapalit natin to earn SLPs, diba? To earn VIS in terms of Pegasi, diba? And the others. So, nakaka-earn tayo ng mga token nila kapalit po nung ating effort, nung ating energy! Yan. So, similar just sa watch to earn ng Veracity, diba? Ano kapalit niyan? Yung oras natin sa panunood, diba? Yan po yan. At ilan pang mga to earn. Katulad niyang inaabangan na natin itong workout to earn ng 8-chain. Diba? So magkakaroon yan, workout to earn. So ang dami pang mga ibang mga to earn na this could be similar, no? Kung titignan natin, kung i-analyze natin mabuti, kaparehas ho ng mining ng Bitcoin. Ito nga lang, physical effort, no? Katulad yung workout to earn. Kailangan mong tumakbo para maka-earn ka ng token. Diba? Sa play to earn, kailangan mong maglaro. Diba, mga tito at tita? So may mga ganyan na opportunity dito sa Cryptoverse. Yan. Ipagpapalit mo ngayon yung iyong effort. Diba, Tito Sonia Leyva? And Tito Low Budget Vlogger? Si Tito Ramel Portales daw. Low budget, kaya nasa baba lang muna siya. Tito Iman Capizondra, hello po sa inyo. At Tito Dante Pascual, kapag masaya na sa HODL bag for long term, try nyo P2E at NFT. Hiya! Ayan na, kumakabayo na si Tito Dante Pascual. Yun, anak ko at ang pinsan niya nasa NFT na. O yun, sabi, tama si Tito Chris. Yung pamangkin ko rin. Oo, nasa NFT. Surprisingly, ano lang yan? Senior high school. Ang galing umispat ng mga NFTs. Tumataya sila doon. Small amount. Tumataya. Tama kayo, Tito Chris Sabala. Tito Excel Burgos, Tito Moves, good morning. Ayan, Tito Jokas, magandang araw din po sa inyo, Tito Jokes. Mga solid Tito Natics natin yan, solid Patreonatics natin. Ayan, tama po kayo, Tito Carlos de los Reyes ng Las Vegas, ha? One reason bakit binan po ng China si BTC is due to launch ng digital yuan. Gusto nila sila mauna, kami mauuna, diba? Alam niyo na mga tactic 'yan. Mga tito at titas. Yan na muna. kaya araw-araw daw nakatambay si Tito JM eh. Nagugustuhan mo ba 'yung paliwanag natin dito? Hindi mo na kailangan sa presinto magpaliwanag dito JM. Dito lang sa tambayan, kaya bombayin na natin 'yung like. Pasok lang natin. Ilang mga tabalits, ha? Bago natin ituloy ito. O kaya tayo, kahit na yung medyo hirap tayo dyan sa mga to earn, inaaral natin eh. Yun ang nakakatuwa dito sa space na to. Tuloy-tuloy talaga tayong mag-aaral. Hindi mauubusan. Mga balita natin. Taka lang. Market, balita, ito. Bitcoin daw, TA to. Magnayang TA, alam na natin niya, magkokonso talaga. Past Bitcoin fractal suggests reversal is near. So probably this is the same as the May, no, na sinilip natin kahapon. Start of bear, similar daw to June. ERTA partners with CryoWAR. Si ERTA, ito yung na-list ni Hubi last time. US Congress reportedly set for hearing on Bitcoin's carbon footprint. Yan ang mga gusto natin balita. O hindi yung ban lang agad. Pag-usapan natin. Hindi ka rito. Pag-usapan natin yan. El Salvador prepares regulatory framework to issue... Uy! Bitcoin bonds. Aba, first of its kind dito. Tara na nga sa El Salvador. Sasama ba kayo? Tara na dyan sa El Salvador, ha? Thailand set to tax crypto gains at tighten government oversight of digital asset. Good news din po 'yan, no?
So regulations para sa atin, good news ang regulation. Bitcoin entering a bear market. Ethereum news. Bitcoin struggling against bearish momentum. Okay na to. Ito na. Mga titos and titas. Ito lang, Tito CFR. Nakahabol pala sa tambayan natin. Hello po, Tito Junax. May live ka ba mamaya? Makikita nyo to ha, yung mga bearish-bearish na yan. Ha? Bitcoin struggling against bearish momentum. Ito, bear period, start of bear period, question mark. Mukhang marami na ulit bearish news. Yan ang mga hinahanap natin eh. Those bearish news could trigger the start of the reversal ng Bitcoin. So may dalawa na tayong nakikita rito. Is Bitcoin entering a bear market? Oh, dahil pangatlo na yan. Sige pa, sige pa. Oh, lituhin nyo pa yung mga bago. Yung mga hindi nakatambay dito. Lituhin pa natin yan. At nang malagalag na. Yan eh, nilito. Magkanto nyo naiintindihan eh. Oh, bearish daw, bearish. Puro bearish. Pag puro bearish news po, mga titos and titas, the more that you should huddle kung wala na kayong pambili or kung may pambomba pa, the more that you should buy. For me ha, the more na bearish news. Oh, yan. Pagka marami ng bullish news, dun na kayo mag-isip-isip naman. Uy, dahil ng bullish, pumasok na si ganito, pumasok na si ganyan. Oh, then dun naman kayo magbebenta. Oh, diba? Kung hindi marunong mag-trade, hindi marunong magbasa ng chart, kailan ba bumagsak ang crypto? Nike News, pumasok. Diba? Adidas, sumok pa sa metaverse. Facebook, sumok pa sa metaverse. Of course, bumomba. Pero after that, bumagsak na. Diba? Kung hindi marunong mag-chart, pwede naman gamitin lang yan. Yung mga tabalits, medyo mangangapa lang ng konti. Ay, Tito Al Erickson, welcome po dito sa tambayan natin. Kamusta po kayo? May stock na ba? O may supply na ba tayo ng itong treasure? Ayan, si Tito Al Erickson, pagka gusto nyo ng treasure, si Tito Al ang hahanapin nyo. Ha? Tito Al Erickson, may supply na ba? Dati nagkakaubusan yan. Palagay ko, pagka bumomba na naman si Bitcoin sa ATH, ubusan na naman ng supply. Tito Harwin Ignacio, good morning po sa inyo. Parang wala naman yung mga bearish news ngayon compared nung May June that alam na ni Tita Ella eh. Mga titos at titas. So yan ang mga balita natin, no? Anything na related po, no? This is my personal take. Anything na related sa regulations, yan, good news yan. Yung pinag-uusapan na balita, sige tara, pag-usapan natin yung carbon footprint, sabi ng Senate, Thailand, itatax pa ulit, di ba? At hihigpitan pa. Anything po na related sa regulations is a good news po yan sa long term. Why? No? Because ito pong mga regulations na to will open the floodgate ng mga institutions. Pag naamoy ng institutions, oy, may safety net na tayo. Pumasok na mga regulations. Pwede na tayong pumasok. Subok na tayo. Test buy na tayo. Kasi may pumasok ng mga regulations. May safety net na tayo. Yan ang inaantay ng mga insti. Pero yung iba na, syempre, Tito Junax, di ba, Tito CFR, kung hindi naman naiintindihan, aman nyanyari, regulation, nako, takbo na, baka iba na, baka isara na. Magtatakbuhan yung hindi naiintindihan. Tito Jay, shorting time, may live po ako mamaya, 3 p.m. Approximately, nasa school daw. May live daw si Tito Jay mamaya, 3 p.m. pa daw. Ayun po. Yan ang mga balita natin, mga titos at titas. Magko-commercial lang tayo. Sa pagbabalik natin, silipan portion na. Magbabalik po ang Crypto Live Pilipinas. Bank PM, the power. The road report. Thank you.
We are back, mga titos and titas, and welcome to our final set brought to you by Hobie. Mga titos and titas, kung naghahanap kayo kung paano mag-trade, yung iba dito bago lang, Tito Harwin Ignacio and Tito Jocas Marcial, paano mag-open ng account? Pwede kayo mag-trade dito sa Hobie, mga titos and titas. May link sa description ng video na to, and you can get 10% rebate sa mga commissions po ng trades ninyo. At bukod dyan, pag nag-register po kayo at nag-verify kayo, meron silang $180 na freebie. No? Magagamit nyo rin po yan sa commissions ng mga trades po ninyo, mga titos and titas. Kaya register na sa Hobie gamit yung link ng ating tambayan. Tara na, pwede na tayo magsilipan siguro. Nga pala, yung Imperium Empires sa mga titos and titas, at yung si Imperium Empires, kahapon in-explain natin paano kayo bibili, paano yung mga interested po dyan. Pwede kayong bumili niyan sa Trader Joe XYZ, nasa description ng video natin. Ha? Yung Ruyi din, yung mga bagong token yan, yung Ruyi Technology, bagong token din po yan. Follow nyo sila, nandyan din sa description ng video po natin. Silipin muna natin, Bitcoin. Eri nangi. Yan na, kasalukuyan po si Bitcoin. Tumatama na doon sa rectangle natin, ha? Okay, so ini-expect natin yan. Teka muna, tingnan natin. May bounce kaya tayo dyan or tatagusin natin hanggang dito sa 40,000, 38,000 area. So, 40. So, mga 4,000 points. Ano na ba ngayon? Friday! Naku, weekend pa naman. Ano ang pwede mangyari sa weekend? Pag weekend ho kasi, mababa ang volume, no? Marami na kayang nag-short nito. Eh, may kaka-liquidate lang nila Tito ZZ. Ilang hundreds of millions yung na-liquidate nila Tito ZZ. Ito, marami mag-short nito. Yung ganitong forma nito. Sa 4 hour po ito, ni Bitcoin. Ayan. Tiyaga lang. Tingnan natin dito sa Coinbase. Ito, marami mag-short nito eh. Four-hour time frame. Magdo-double bottom kaya tayo dito. Pero wala pa tayong signal, no, na parang gusto na natin mag-reverse. Except, hindi pa rin eh. RSI natin medyo oversold na. Pero since nakaturo pa rin pababa to sa four-hour time frame ho, pwede pa tayong may ibaba pa. So expect nyo ho, baka marami pang mga naka-long dyan. Mukhang magkakaroon tayo ng liquidation ulit. Isang matinding laglag nga. Hanap ako ng pattern sa 4 hour. So, 4 hour time frame. Ito kaya yan? Nandito kaya tayo? Ito kaya yan? Yan. O, ito. Ito kaya yung bottom na yan? Diba? Nag-trading below all the lines din sa 4-hour time frame, ha? So, huwag po tayong magulat pagka isang dip lang nito tapos hugot sa 4-hour. Pwede. Pwedeng isang dip tapos huhugutin tayo. Yan po si BTC. So, long term natin, kita naman po yan dito. Tingnan nyo lang po pagka long term, sa weekly nyo lagi titignan. Weekly time frame natin. Still suggest a consolidation. Ano? Ang hinahanap kasi natin kung bear market na is pag nag-reverse to, magre-reverse pa ho ito, hindi naman to didiretso pa baba. So magre-reverse ho kasi to. Malapit na to, mga ilang ano na lang, tatalbog ho yan. Kung sakasakaling hindi na natin, let's say ganito ho ang gawin niyan, higher low, ika nga, di ba? Tapos massively weekly to, ha. Massively, pag untog dyan, bigla tayong dinrap na. No? Dire-diretso. Dire-diretso na. Hindi na. Tapos, makiat ng konti. Tinamaan, bumaba ulit. Yun na. We might see a bear market scenario. Pero hanggat wala po yan, malabo pa na mag-bear market. Ito sana yan eh. Pagkakataon na sana nito na gawing bear market. Noong time na yan. To, no? Bumaba tayo, umuntog. Bumaba ng konti, dalawang linggo, pero nag-break to the upside eh. So ito yan, kung ito po
nung time na yan, nagdire-diretso na tayo at pwedeng umuntog tayo dyan, gumanyan tayo rito, bear market. Hindi na natin bibiyakin to because we're forming, topish tayo eh. Declining tops tayo kung ganyan ang ginawa. So, crucial, again, magiging crucial yung recovery ni Bitcoin in the coming days or weeks, mga titos at titas. Ayan ang aabangan. Ayan, ang dami na pala nakaabang, nagpapasilip. Ano po take mo, Tito, sa news na nasa 50% pa lang ang development ng ETH 2.0? Bad news po ba ito? Short term, it will be bad news. Siyempre, ang dami na naka-expect yan. March yan eh. Inaabangan. Ang daming nag-stake ng Ethereum, ha? Para po dyan, mga titos and titas. Ngayon, siyempre, kung hindi matutuloy, that could probably trigger a sell-off in the short term kay Ethereum. Okay? But, if you're going to look at it, most of the dApps, most of the projects are still in Ethereum. There are some na humahabol pero malayo pa rin talaga eh, no? The likes of Avalanche, yung Solana, yan ang humahabol kay Ethereum, no? The likes of Solana, pero malayo pa in terms of dami ng dApps. Yan. Sa one day po, Tito, inverse head and shoulders. One day daw, inverse head and shoulders, si Bitcoin. Ah, meron ba tayo nun? Inverse head and shoulders. Ito ba yan? Parang one day time frame. Parang wala akong makita. Diba? Parang alaus dito eh. Hindi kong Bitcoin ha. Parang wala. Head and shoulders yan dati. Ito sinasabi. Head, shoulder ito. Ito yung head and shoulder natin. Buhay pa. Yan. Ito yung neckline. Breaking na nga halos yung neckline. Ba't ayaw nila i-short? Break yung neckline nito ah. Ayaw naman i-short. Takot din eh. Kaya, sila moon pagka nakakita ng ganito, short na nila yan. Break yan eh. Either here, yung neckline. Break pala yung neckline. No? Target po niyan is ito ah. Pero parang pwede na yan, pwede natin patulan yan. Pero dapat yung break niya, neckline na yan, nag-trigger na ng massive short. Pero nagkakatakutan din. Alalay din sila, baka ma-liquidate sila. 19,000 ho yan pagka bumalik dyan. Siyempre hindi naman diretso yan. May mga, kung sakasakali ah, kung hindi, kung tutuloy nga yan ang head and shoulders. Pero mag-ingat po, baka fake out, baka hindi tumuloy, baka noise lang yan, similar to this. Kita nyo, nalaglag sa trendline pero bumalik, diba? Nalaglag sa trendline, baka mamaya bumalik ta. Kaya natatakot din sila mag-short talaga. Nalaglag na po to, no? Technically. For me, ah. Sa drawing ko, nalaglag na po yan. Yan na. Naglag na yan. Sa inverted head and shoulders, yan na po. Dapat ito, kung inverted head and shoulders, marami naniniwala dyan. Dito na dapat pinuli. Pero yun nga lang, nagkakapaan din sila. Takot din silang buho i-short. Eh kasi kung bugutin to pataas, sunog sila. Liquidated. Tito, pwede po ko ba gamitin yung Trust Wallet ko to buy PGX? Matic po ba gamit ko? Coin from Binance? Ako, hindi ko sure yung Trust Wallet na yan. Kasi ang gamit ko ay MetaMask. Pag meron pong to buy lang, no? To buy PGX, I think basta may, basta pwede. I'm not sure eh. Gamit ko po MetaMask. Gawa na lang kay MetaMask. Ang dali lang. Ano mga sisilipin natin? Theta daw. Theta. So yan si BTC. Theta. Silo. CRO. Mana. Naku, yung Tito Vlogs nito, Tinagalog talaga. Oh. May poser tayo rito. Ah. Huwag na nalang po pansinin. Pasensya na po kayo. Matagal na natin nire-report yan. Pero wala na nangyayari. Si Tita Sema, si Tito Sema pala ay wala mang mga gets. Dahil, opo, pagbago, tsaga-tsaga lang. Nood lang araw-araw. Follow us and other vloggers also. Para lang po. May titovlogs.tv rin tayo para, pero I suggest pag medyo mas nagigets nyo na, tsaka kayo mag dun sa titovlogs.tv, tsaka kayo pumasok po. A-box, H-bar.
Oy, Tito Bern Alejo, hello po from Ruhi. Oy, may nakatambay dito na taga Ruhi, Tita Bern. Kamusta po kayo? Ayos na ba yung wallet natin? Malapit na bang ma-post tayo? Tita Bern Alejo from Ruhi, hello po mga titos and titas natin dyan sa Ruhi Technology. Kamusta po kayo? PGX, silipin natin. Wealth. Para po sa inyo, tingin nyo tapos na po ba ang bullrun? Sabi dito RJ Rivera, hindi pa po. No? Hindi pa po tapos ang bullrun. Nasa bullrun pa rin tayo. Yun nga po, in-explain ko po sa inyo kanina. Matatapos po yung bullrun natin kung itong leg ng bit na uptrend, kasi downtrend tayo, no? Sa chart, ha? Explain ko po ulit sa inyo, ha? Para maintindihan. Okay, ulitin natin, ha? Ulitin natin. From the bottom. From the bottom po, ito, sa weekly chart tayo tumingin, ha? Para macro tinitignan natin. Ito pong chart ni Bitcoin na to, this is due for reversal anytime soon. But since weekly ho ito, it will take time para mag-reverse. Okay? Weeks ho yan, pinaka, siguro isa o dalawa o tatlong linggo. We don't know. Okay? But it will take time to reverse. This will reverse. Aakyat ho ulit ito, similar sa ganito. Ang crucial sa pag-akyat po niya, let's say, magagawa tayo ng imaginary trend line dyan. Kasi hindi imposible naman mag-bear market ka na ganyan ka-decline, ganyan katindi yung decline mo eh, no? Wala pa ho akong nakita na ganito na hindi nag-reverse. Pag ganyan ka-steep, magre-reverse yan. So kung magre-reverse, gawa ka ng imaginary trend line. Parang imaginary friend lang yan. Huwag mo lang ayain sa Baguio. Imaginary friend mo. Okay, pag umakyat po ito, no? Let's say yan ang bottom, ha? Let's say yan ang bottom. At umakyat tayo, dumiribol-dribol tayo dyan, no? Tapos nauntog tayo, nahirapan tayong biyakin tong trend line, yung imaginary trend line na ginawa mo. At nakita mo, bumababa. Okay pa yan. Medyo dito, ano na yan, medyo cautious ka na dapat. Okay, pag nauntog siya. Ang susunod po, yung susunod na balik. Pag hindi nag-break yung susunod na balik at bumagsak tayo, probably we will enter a bear market. Okay po, ha? Yan, ha? Yung susunod na balik, hindi ito. Hindi pa yan. Kasi pwedeng fake out yan tapos bumuelo lang eh. Diba? Pero yung pangalawang untog at hindi tayo bumalik, hindi natin kinayap, we will register a declining tops. Hindi flat tops, ha? Chocolate yun. Declining tops. So, ang mangyayari po niyan, bababa tayo ng bababa. So, yun yun. So, yung pangalawang talbog, dito tayo mag... Dito, cautious na. Cautious ka na kung hindi man biyakin yan. Yung pangalawa, pag hindi biniyak, so most likely yan, we could see probably a bear market scenario na pagka ganyan ho ang nangyari. Okay, so yan, until na hindi pa nangyayari yan, we remain bullish. Bakit? Bakit po? We remain bullish ever since, no? Noon nag-halvening. Kasi po, yung trend line ay buong... Ay, tayo ba yan? Yung trend line ay buong-buo. Ayan, oh. May noise tayo ngayon. Kahit malaglag yan dyan, dapat po kasi magkakakita tayo ng declining top eh. Which is yan yung ginawa ni Bitcoin ng mga dating panahon. Diba? Ito po. Pakita ko sa inyo. Ito 2020, 2017, no? Tingnan nyo yung declining top niya. Ayan po. Umakyat, bumaba. Oh. Tapos umakyat ulit, hindi na kinaya. Dito out na yan. Yan yung inaantay natin. Okay, so ngayon, wala pa tayong nakikitang ganyan. Okay, so far, mabait si Bitcoin. Ang pinapakita po sa atin, higher highs. Okay, register pa tayo ng higher highs. Okay, Bitcoin. Kaya relax lang kayo, mga bayaw. Favorite pala ni Bayaw yung flat top chocolate. Kaya relax lang. This is the time to be brave. Ito, habang nandyan siya. Of course, pwede kayong lituhin yan. Pwede bumaba yan. Hanggang, tingin ko nga, kung bababa ma, hanggang 30. 28. Diba? Pero pwede pa rin bumalik. Because you can still get out dahil magre-rebound yan. Tito Jason Sabangan, shout out po sa inyo. Asa yung mga sisilipin natin? Wala yung listahan. Asa na. Ito na muna. Ang haba na ng kwento ni Tito. Taka lang. Ayan. BTC Tata. Si
Tita, this is back by Google eh. Adjust na natin. Break pa rin sa baba. Teka lang. Ito ho ay symmetrical triangle. Pero binalikan natin. Adjust na natin dito. Weekly time frame pa rin. Symmetrical triangle, ang laking symmetrical nito. Eh, ba't 4 hour ito? Yan. Pero break po sa babae, no? Si Theta. Magandang project ito. This is back by Google. Di ko na lang na-follow yung development. Possible target. Magbalik sa 66 to. Tito Junax. Parang it doesn't make sense na bumalik to sa 66, ha? Ayan. So, most likely, babalik lang po ito dito. Magbe-break to the upside. Pero mababa lang ang target. 11. Hindi, malayo na rin pala yan. Almost triple your money ka na sa onsen yan pagka bumalik po. Linisin pa natin, ha? Since nag-break yan. Pwede, possibly din na ito po yung ginagawa. Descending triangle. Pero ito, bearish nga ito. Descending triangle. Possibly pong ganyan ang ginagawa. So, sinasalo ka ng support. Pero most likely, this will break to the upside. Tito RJ Rivera, shout out po. Rivera family from LA. Lower Antipolo pala. Malamig pa rin ba dyan sa LA? Tito RJ Rivera. Engine na din. Yan ang Theta Silo. Nasa KuCoin pa lang pala ito. Hindi pa rin natin na-assume. Flat po eh. Subukan ko dito. Bumalik din dito sa trend line. Bumabalik, bumabalik. Bumabalik rin siya sa trend line niya. So, depende sa alboroto ni Bitcoin. Malapit na rin na mamatapos siya alboroto ni BTC. Pwede nga na rin yung bottom po nito. Yung silo. Maganda. Descending triangle pero bearish pattern. O, tingnan nyo ha. Kung let's say, magbe-break to the downside, ano ang target? Kasi bearish pattern. Ito po. Eh, layo. Does it make sense na bababayan dyan? Especially kung maganda yung project. No? Parang hindi eh. So, mukhang itong mga ginagawa po ngayon sa atin, ng mga charts, no? Nagpo-form ng parang mga medyo bearish-bearish pattern. Mukhang manlilito to. Tito Mark the Amen. Mukhang lilituhin tayo na ito. Bearish pattern pero magbe-break to the upside dyan most likely. 96 ang possible target. Ha? Ito po. Especially, yung mga projects na magaganda. Ha? Mga titos and titas. Yan ang silo. Pwede kayong mag-aral, Tito RJ Rivera, kung nandyan lang naman kayo sa Antipolo at gusto nyo pong matuto rito, you can go to titovlogs.tv, okay? Para i-shortcut na yan yung pag-aaral dito sa crypto. Eto, meron tayo mga recorded webinars, Tito RJ and Tito Kerwin. Ang Cold Hard Truth po is about mindsetting. Para ho yan dun sa mga antagal na pero lito pa rin. Ayan. Yung hindi pa rin maintindihan totally kung paano mag-sell at mag-buy, paano lumumbot ang sell button. Diba? So, Cold Hard Truth po, these are the principles na natutunan natin sa 14 years ng pagtitrade natin sa stocks at ilang taon sa crypto. Yung Cold Hard Truth. Meron din tayo yung practical charting. Ginagawa po natin yan everyday. Tito Rod Pagyo and Tito RRS Guerra. Ito yung ginagawa natin everyday para matuto kayo mag-spot at least lang understand the basic support and resistance. Malaking bagay na ho yan. Para hindi nakanganga. Ha?
Ay, saan tayo pupulutin? Saan kami mag-aabang, Tito? Ha? Nakakangay. Tito Shane Luno eh, di ba? Nang Rui. Ayan, no? Hello po sa inyo, Tito Shane Luno. Diba? So, kailangan mag-aral para alam niyo po yung susunod na aabangan. Diba? Saan ako sasalo? Saan ako magbebenta? At least the basic. Yan ho yung practical charting. Siyempre, si Tito J, meron din niyang Elliott Wave Color Coding Theory na tinuro sa atin. Ito, pang-advance na. Pagka marunong na po kayo ng basic. Yan, si Silo. Watching daw from Taiwan si Tito RR pala. Ayun. Dahil sa mga tips daw natin, naka $7 na siya overnight kay Ada. Is Ada good for long-term newbie sa crypto? Thank you, Tito RR. If you'll study si Ada, medyo mabagal talaga yan. Ha? Yun. Si, if long-term kasi, medyo nabagalan lang ako kay Ada. Yun lang ang tip ko. Pero, pag long-term po kasi, ito lang muna tingnan nyo, no? Pag long-term po kayo, you should have a balanced portfolio whereby meron kayo ng big caps, small, medium caps, small caps, and speculative. So, pwede po yun. So, pwedeng ilagay si part ng portfolio si Ada for long-term as long as may kasama siyang iba. Hindi pwedeng siya lang mag-isa. Dito sa crypto, yan ang natutunan natin. Much as we want na mag-focus sa iisa lang, ang hirap. Oo. Diba? Kasi hindi mo alam sino sa kanila ang bubombahin. Si Ada, si Cardano, medyo naungusan ng malayo ng milya-milya. For me, ha? Naungusan ng milya-milya nila Solana, ni Avalanche, ni Matic, ni Polygon. Diba? Hanggang ngayon, si Ada, parang nandun pa rin sa limbo. Yun lang ang tingin ko. Mga titos and titas. But I could be wrong. Hindi ko masyadong pina-follow si Ada. Tito Rod Pagyo. Ayun. From Australia. Uy! Hello po sa inyo, Tito Rod Pagyo. Silo CRO. Ah, ang Silo daw ay messenger ng Metaverse. Aba, Web3 na ba yan, Tito? Pag sinabi mong messenger ng Metaverse, Web3. Crypto.com. Ay, matapos bombahin to, no? Ba't binomba si Crypto.com nung alin po? Nung news na karon siya, ilang years yun, yung naming rights niya doon sa LA Stadium. Tama ba? Kung sa Staples Center. Diba? Nagkaroon siya ng deal with the Staples Center na magkakaroon siya ng 10 years ba o 20 years na naming rights. So, kaya ginawang crypto.com yan. Paglabas ng news, eto. Tayo na. Eto. Binomba. Diba? Kapag ka bibili ka pa lang dahil nandun na yung news, so most likely, so good news, di ba? Good news. So, that triggered a sell-off. So, yung mga matsatsaga po na naka-follow sa crypto.com, because prior dun sa magkaroon sila ng naming rights, meron na mga activity na yan. Meron nga pong wallet yan, si crypto.com. Nung nandito pa lang, nag-iipon po sila. Nung tahimik pa ang lahat, sige, tsaga lang tayo. Bili lang tayo ng bili. Yun, bodega lang. Kakayanin mo, Tito Johnny Castro. Tingin ko lang, ha? Kakayanin po ito. Pang-ropor talaga to. Ginawa ko talaga yan from yung practical charting, Tito, para sa mga nasa ropor to rotten. Ayan. Oo. Ayun, no? Indeed daw, sabi ni Tito Rod Pagyo. Diba? Natutunan niya. Matututunan niyo po yan. Pero kasi kailangan talaga eh. Para sa akin, ha? Ang hirap manalo rito ng hindi magre-rely lang kayo. Kahit sa akin kayo magre-rely, mahirapan lang kayo manalo. Kasi there will be times na iguguluhin kayo ng market. Eh. BTC daw, 41 na! Ha? Can you feel it? Can you feel it? Ayun, can you feel it nga ba? Ito pong mana, makita natin to. No? Ayan. Kahapon ba to? Yan yung sinasabi natin na parang declining tops. No? So, crucial ngayon itong support niya dito, yung 2.44. Dahil pag hindi po yan
nag-break to the upside. So nakakatatlo na tayo, declining tops na yan. At nag-break yan dito sa baba. Malalim yan. Baka mag-bear market si Mana, pero unlikely. No? Unlikely din naman. Pwedeng short term, balik tayo dito kay Mana. Eh, marami nang bibili nito pag bumalik below $1 to. Madami yung sasalo nito. Tinamaan din. Ayan, si Tita Irma, nakalatag na. Okay ba yung magiging next update ni Axie, Tito? Nako, wala tayong idea doon sa next update niya. Pero may nabasa po ako about it. Looks good naman. Ano nga ba yung nabasa ko? Alipungatan pa kasi ko nung binabasa ko yan sa GC. Yung mga burning, no? Hindi na RON, kung tama ako sa nabasa ko, hindi na RON yung i-burn kung hindi SLP na. Every transaction you're going to burn SLP. I hope umabot. Marami pa naman din po, no, na player ng Axie na nandiyan. But I hope it's not too late. But magaling naman yung team ng Axie, no? They know what they are doing. I hope makatulong ng malaki yung burning, no? Kasi marami na rin ang mga tumatalumbako din sa mga NFT games . Kasi humirap naman din talaga yung laro ng Axie . Diba? So yung mga naiwan po dyan, yung mga talaga sakalam. No? At yung mga, usually mga gamer na yung mga naiwan, yung mga hilig na talaga maglaro, na meron na silang strategy. Eh ang dami ng mga P2E na lumabas ngayon na hindi mo pa kailangan mag-isip sa ngayon. Mas madaling gawin. Kaya yung iba, nagtatawid ba ako? Kaya we're hoping na hindi pa yan late, no? Yung ginawa ng Axie. Pero for sure, ito one thing is for sure, marami pa rin mag-iiwan. Nasa 2 million to 2.5 million daily active user pa rin naman ang Axie. So marami pa rin hong maiiwan dyan. Significantly, no? Kung 1 million lang kayang may maiwan dyan na tuloy-tuloy maglalaro in the next 1 to 2 years ng Axie. Kung 1 million lang maiiwan. So, meron pa rin. Yung mga iba na hindi pa nakaka-ROI, makaka-ROI pa rin po kayo. It will just take time, no, para maka-ROI. Yan. Si Mana, 11.58 na. Bibilisan na natin. Ethereum. Nalaglag pa rin to . Ayan, no? Nalaglag pa rin. Ako, nalaglag pa tayo sa 200 moving. 2.5 ang ultimate support, pero I'm seeing a support at 3,000 level. Nababa natin. Somewhere here. Yun. Huli. 2.9 to 3,000 area. Ito pong area na yan. Resistance, support. Diba? So, pwede tayo makakita ng support dyan sa 3,000 area kay Ethereum. Ha? But still going down in the short term. Pwedeng noise, yes, pwede po yan. Pwedeng gawing noise yan ng Ethereum, tapos babalik tayo pataas. Yun nga lang, yung delay po, no? Yung sinasabi nyo pong delay, kung madedelay yun, eh, marami madidisappoint. Kasi madaming ibang pwedeng paglipatan, yung iba siniisip nila, no? Lipat na lang ako sa umaandar. Pero kasi, ang Ethereum naman, ang kagandahan kasi sa Ethereum, kumbaga, ito parang insurance mo. Parang Bitcoin na rin . Di ba na insurance mo? Whatever happens, nandiyan yung Ethereum. Di ba na iniisip na mararagpull ka? It will just take time. So, sa balancing ng portfolio, maganda pa rin na meron ka Ethereum. Ano po masasuggest nyo na coin na ma-exchange sa SLP? Ito po, pinakamabilis Ethereum. SLP and ETH, pwede mo pagpalitin yan. Kasi meron silang pairing sa Binance . Ethereum CRV. Ito na. Ah, nasa Binance na pala itong si CRV. Akala ko dati nasa KuCoin lang. Uy, ganda rin ang chart nito. Hindi masyadong bugbog. Breakout, retest ng breakout point sa 4.68. Gusto nyo ba short term? Captain Handle. Pwede yung Captain Handle sa short term. Ang target po niyan, kung di
to magbe-breakout. As long as mag-hold ho yan, ha, magiging valid pa rin yung cup and handle. As long as mag-hold yung 487. Nasa 713 ba? Malayo rin. Ha? Nasa 7 plus area na. Dito na tayo. And most likely, we will see a new all-time high kay CRV. Hindi ko lang pina-follow itong project na to. Tignan nyo po, no? Meron siyang parallel channel dyan na malaki. So, ito tinuro natin kung paano gumagawa ng ganyan. So, makikita ninyo, pag nandun sa tuktok, huwag nyo pong bibilin. Sakto dun sa kanyang ano. So, nagpo-form siya ng higher high. So, ganun yung laro niya. Tumatawid siya na ganyan, si CRV. A-box. Elliott Wave and Fibo. Parehas, yung Elliott Wave po, Tito Rod Pagyo, ginagamit po yan sa Fibo. Yung Fibo po, ginagamit sa Elliott Wave. Opo. Based sa experience ko, mas accurate yung, kasi yung Elliott Wave, may Fibonacci po yon. So, component ng ng Elliott Wave is Fibonacci. So, kumbaga, kung Fibo lang ang gagamitin mo, you do not understand the wave, hindi mo alam kung pababa ba o paakyat. So, ang kagandahan, pagka alam mo yung Elliott, mas accurate siya for me. Tito Bem, Bern Alejo, hello po. Rod, Bloody Friday, Bullish Divergence na sa BTC, sa wakas, bumayan yan niya. Bullish Divergence na daw. Si Avalanche, we are expecting a consolidation sa area po na to. So, support at 74 area, resistance at 123. Long term po yan. Guhitan nyo lang ng ganito. Taka lang ha. Ito, alisin ko nga itong box. Gawin natin parallel channel ha. Yan. Yan. So, kaya po may dotted line yan. Okay. Para po, doon sa mga gusto mag-identify kung saan ka bibili, no? Para makapag-practice ng discipline. Pagka nasa taas ng dotted line, huwag ka munang bibili. Antayin mo bumaba doon sa ilalim. So, pag nandyan po, anywhere there, pwedeng bumaba pa, pwedeng tumaas ng konti. Basta nandyan, yun yung buy zone. Pag tumaas, stop buying. Pag bumaba, buying again. Pag tumaas, consider selling. So, pwede maging ganyan. Anything nagko-consolidate, pwede nyo gamitin yan. Kung pataas yung consolidation, pwede nyo. Para hindi bara-bara ang tirada. Hindi yung basta-basta, bato lang ng bato at salok lang ng salok. May diskarte. Ika nga. May strategy. So, lahat po yan nandun sa titovlogs.tv. Ha? DC, ayan ha. DCA Play. Dollar Cost Averaging kay BTC. H-bar natin. Ito din sinasabi natin could trigger declining tops. Isa na kasi ito eh. Kung tama itong drawing ko. Ha. Kailangan to mabiyak na to. Pagka hindi pa to, bababa pa rin. Support. Hanapin natin ang support. Ito lang ang support po eh. Hindi. Ito ba? Diretso ko itong puti. Si H-bar, no? Pero ito, gusto rin ng institute, itong H-bar. Hedera. Parang seminar. Oo nga eh. Parang nagwe-webinar na dito, di ba? So, mga pahapyaw po yan. 10 video ho kada, ano natin, ha, dito sa titovlogs.tv. More or less, mga 10 video yan na papanoorin nyo. Para kayong nag-Netflix lang yan. Subukan ko ang hanapan ng inyong pattern ko. Si H-bar. Pwede kasi dito tayo kumunan. Pero ganun pa rin. Declining tops pa rin. So yung next leg po paakyat is crucial. Yan. Dapat mag-break to the upside. Otherwise, medyo mag-aalangan ka dito. Baka kasi tama yung declining tops.
tapos mauntog somewhere dito, diba? So dapat mag-break niyan to top side. H bar PG, eh wala yata dito tong PGX eh. Teka lang, hanapin natin. Pucoin. Yung live Q&A po ba sa Elliot? Wave. May recording po ba? Tatanong natin kay Tito Jay kung nire-record po niya. No? Yung live Q&A. PGX. Wala din dito. Hindi natin masilip. Sobrang bago nitong PGX. CoinGecko. So, pinasubukan natin dito. Ito yung parang AXS ng Pegasi no, na game. So, let's see yung max chart. Makita masyado kasi yung chart po eh. 1 year. Right now, it's trading at 12 pesos, mga titos and titas. Hirap guhitan eh. Dapat makahanap po ng support somewhere here dito sa 11 peso area. 11 peso area na support. No? So far, mukhang tatargetin nyo yung 11 nitong CPGX ha, mga titos at titas. Pwede daw ba magkaroon ng bayang boobs? paano kaya natin gagawin yan? Yun ang tanong. Pag-iisipan natin mabuti yan. Tito Dax Entertainment ha. Yan po ang PGX. Wala masyadong chart, so sobrang bago. This is a pretty new coin, ano. Pero ito is under Polygon. Market cap, dito na lang tignan. Market cap, 491 million pa lang ang market cap nito. So, kumpara nyo kay Axie. Si Axie ba? Ito, 491 ah. Si ASX is, of course, syempre malaki na si ASX eh. 258 billion. Layo na, no? Ni ASX, ha? Mga titos at titas. Si Axie, 3,700 na pala. Wealth. Nandito rin kaya si Wealth. Malaws, eh. Subukan natin siya kung under ano ba si Wealth? Ito, Fab Wealth. Binance Smart Chain. Baka nasa puto. Kailangan pala malaman natin kung ano yung parang katumbas ng PuCoin sa Polygon Network para makikita yung chart ng PGX. Kung gusto nating i-chart. Parang breakout po ito ha, si Wealth. Ayan ha. Para nag-break po siya sa ascending triangle. So, most likely, ang target po niyan, most likely, ang target, teka, sobra. Dito sa area po na to, 37, 036337 area. Yan, yung target ng breakout na to. Link BTC, hindi ko po kabisado yung, hindi ko pa nakita yung link BTC. Tito Leonard Bandol. Uy, yung mga kaka-tune in lang at bago dito sa tambayan, welcome po kayo. Huwag niyo hong kalimutang i-click yung subscribe button dahil araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12, 11 a.m. to 12 noon, nagkakaroon tayo ng tambayan, ha?
Tito, can you please check Sheep Doge and also the NFTs coming out? Look really nice, Sheep Doge. Ba combo yan, ay, Sheep Doge. Last na natin, Engine. Si Engine naman. Sino natin? Maganda din tong project na to eh. Tingnan natin kung kayang i-break to. Malapit na rin mag-break to. So again, lahat nung nakikita natin na parang declining tops, dapat mag-break to the upside. So ito naman ang bias natin, upside. As long as mag-o-okay si Bitcoin, di ba? This will break to the upside, most likely. But expect nyo rin po, mga titos and titas, ayan na, Engine ha. Teka, susukatin lang natin ha, para kompleto. Bago tayo magtapos ngayong araw ng Friday, target nasa $4. Silipin lang natin yung BTC dominance. Kasi baka mamaya over the weekend magkaroon tayo ng reversal. Isang laglagan tapos i-reverse tayo kasi weekend eh. Ito ang tagal na ng chart nito. Nandun pala tayo sa parallel channel pa rin. Eh. Pero parang gusto rin natin mag-breakout ha. So sa BTC dominance po, mga titos and titas, halos nasagad na natin to. Halos, yan na. 39 ang lowest natin was 39.28, 39.66. So halos yan na po yan. Double bottom na to tingin ko eh sa BTC dominance. Kaya we are also expecting a rebound ni BTC. We could expect a rebound. Break to the upside yung BTC dominance. Ibig sabihin, tingnan natin si BTC ha. 41 na. So, mas mabilis yung decline ng mga alts. Tignan natin sa watchlist ni Tito. Ha? Watchlist. Yan. Tignan ninyo. No? Si Bitcoin down ng 2%. All the other altcoins, more than 2% ang binaba. Cardano down ng 5%. SLP down ng 9%. AVAX down ng 8%. Algorand down ng 8%. So, yan. Ha? Based lang dito sa watchlist natin yan. Luna down ng 9%. RNDR down ng 8%. So, karamihan ng alts, mas mauuna talagang bumaba sa Bitcoin. Ngayon, nagda-dive po si Bitcoin. Kapag ka po si Bitcoin ay nag-bottom out somewhere probably at 40K area, 38K area, this weekend, no? Pag nag-bottom out po ito, makakakita tayo ng reversal, paakyat. So, most likely, tatalbog tayo paakyat. Hanggang saan? Kahit hanggang dito lang. 53 ulit. Pwede dyan 50 to 53K area lang muna. O kahit nga hanggang dito lang sa 48 sa 200 moving average. Babalik po ulit tayo dyan. Pero that could start a BTC season. Apo, kasi based dun sa BTC dominance natin. Okay, so expect nyo po muna mauunang aakyat ulit si Bitcoin. Maiiwan ulit yung mga alts. Gano kataas yung akyat ni Bitcoin? We still don't know. Titignan natin. Di ba? Pwedeng 48, 50, 53. Or dire-diretsuhin tayo along the way. May mga konting correction. Diretso tayo ng 55, 60. Di ba? Balik tayo ng 69 bago sumipa yung mga altcoins. So remember, nangyari po yan, I think, September. Di ba? September, October, BTC season. Yung mga alts natutulog. Di ba? So that's the importance of having a balanced portfolio. So kahit na natutulog yung ibang alts nyo, as long as may Bitcoin kayo, umakit si Bitcoin, aakit pa rin yung portfolio ko yung mga tito sa tita. So yan ang ina-expect natin over the weekend. Hindi na ako masyado nag-expect ng buhusan, but we could be wrong. No? Pwedeng ang buhusan hanggang mga 38, 39 siguro, and then we can see a bounce na from there over the weekend. O pwedeng yan na rin ang dulo nito. BTC, ETH na, subukan natin si Bitcoin. Last lang. Yung pairing BTC, ETH. Ah, ETH, BTC.
Ethereum yung Bitcoin pairing natin, bumalik tayo doon sa breakout ito, yo. Pero bumalik tayo. Hindi nakikisama yung lakas ng Ethereum. So, ito pong chart ng BTC-ETH pairing suggests a BTC season. Ha? Bumalik po kasi tayo dito sa downtrend, sa breakout point. And nagpo-form tayo ng maigsing downtrend na dyan. So, this also suggests na a BTC season is coming. And yung BTC dominance natin suggests also a BTC season. Yan na, mga titos and titas! I hope naka-ready na kayo ng panalok, ha? Magkita-kita tayo sa Lunes at 11 a.m. to 12 noon ulit. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, salamat po ulit sa isang araw na pagsasama-sama namin dito sa aming masayang tambayan. Salamat po sa every opportunity to buy on the dips, opportunity to learn on every fearful scenario and shakeout scenario. Marami po kami natututunan, Lord. Salamat po sa gabay. Tuluyan niyo po kaming gabayan sa paglalakbay dito sa Cryptoverse. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, e papano? Tanghalian eh! Bye! Stay safe!